Okay, magandang araw mga kapatid. So today, magluluto tayo ng ginataang yellow pin with a twist. When I say with a twist, lalagyan natin siya ng kakaibang pampalasa. So ngayong araw, lalagyan natin siya ng tom yum paste. Ang tom yum paste, isang uri na pampalasa na ginagamit sa Thailand. At mabibili ang tom yum paste sa mga major supermarket dito sa Pilipinas. And nais ko lang din i-share sa inyo na may pagkakaiba ang tambakol at saka ang yellow pin. Ang tambakol ay merong pahabang guhit, samantalang ang yellow pin ay wala. So kapag bumili ka sa palengke, malalaman mo kung tambakol o yellow pin ang isang isda, kung meron siyang difference na guhit sa kanyang katawan. So paano? Tara, samahan niyo ako at ating lutuin ang ginataang yellow pin with tom yum paste. Okay, let's go! Alright, start tayo. So, ang mga sangkap, sibuyas, bawang, kamatis, luya. Then, meron tayong sili. Then, meron tayong tom yum paste. Then, yung gulay natin, yung pechay. And, of course, yung yellow pin at yung gata. And, sa bandang huli, lalagyan natin siya ng lemon. Alright? Alright, so ready na yung ating main ingredients. Nandiyan na yung isda, yung gata, yung mga sibuyas, kamatis, luya, bawang, and pechay. Okay, mag-isa na tayo. So, basic, siyempre, bawang, luya, sibuyas, igisayin natin. Okay? Alright, kapag luto na yung bawang, sibuyas, tuya, then ilagay na natin yung isda. Okay, pagkalagay natin, takban natin siya, then pakuluin na sandali, then lagyan ulit natin ng mga pampalasa. Okay? Okay, pampalasa natin, ilagyan natin siya ng patis. Then, lalagyan din natin siya ng oyster sauce. And isusunod na rin natin yung kamatis. Okay. And of course, yung magbibigay ng twist sa ating ginataang isda ay yung tom yum paste. So, lagyan natin siya ng isa't kalahating kutsarita. Okay, isang kutsarin lang natin sandali. Then, takba natin. Okay. Then, sumipsip na yung mga pampalasa natin. Then, lalagay na natin yung gata. Alright? Alright. So, ang traditional na ginataan, kadalasang kulay puti siya. So, this time, dahil meron siyang twist, magiging parang white-orange yung kulay ng ating sabaw. And, optional din kung gusto nyo lagyan siya ng sili o hindi, pampangang siya or para magbigay din kakaibang lasa. Alright? So, finally, luto na, ilalagay na natin yung ating pechay. So, syempre, lagyan natin ng gulay para masustansya ang ating ginataang isda. Okay. And finally, sa huli, ilalagyan natin siya ng lemon. So, kakatasin natin yung lemon. Siya rin yung magpapawala ng lansa at magbibigay ng masarap na lasa sa ating ginataang isda. Alright!
So, ito na po yung ating final product. So, mapapansin nyo yung kulay ng sabaw natin, hindi puti, medyo kulay orange siya. So, paano mga kapatid? Muli, maraming salamat and God bless!